Kumusta mga katrobots? Welcome back to our channel. Ako ang inyong Kuya Jay. At nagbabalik na naman tayo para sa isang malupit na quick tutorial. So today guys, i-share ko sa inyo yung isang tricks ko, yung isang paraan ko kung paano mabilis mag-multiply ng walang calculator. Lalo na sa mga batang 90s, no? Ito talaga yung trick namin kasi nung estudyante pa ako, no? Lalo na nung high school o kaya elementary, hindi namin afford talaga bumili ng calculator. So, pag may assignment, project o kaya quiz kami o sa eskwelahan, ayun, ang gamit ko lang guys sa pagko-compute ng multiplication is ito ang aking mga kamay. So, ngayong araw guys, share ko sa inyo kung paano ko mag-compute using my hand. Number 6 hanggang number 10. So, yun naman kasi yung pinakaano, di ba? Pag sinusulat mo yung mga number, for it, 306. So, yung 1 to 5 kasi, for it, 1 times 4, 1 times 3, 5 times 5, madali lang kasi siyang i-multiply. Kasi nga, maliit lang na number yun. Pero kapag dating na sa 6 to 9 o 6 to 10, medyo complicated na siya. Kailangan mo na sauluhin kung ano yung nasa multiplication table. So, para hindi ko na yung sauluhin, itong trick na to, ito yung ginagamit ko usually kapag meron kaming exam. So, yun guys, so, sana may matutunan kayo sa tutorial natin ngayon. Sana makatulong din to, lalo na doon sa mga estudyante na nag-aaral pa rin ngayon. At sana makatulong to, lalo na makatulong din to sa mga kumukuha ng mga exam. Lalo na ngayon, malapit na yung finals. Sana matuloy din yung graduation nyo kahit na may outbreak ng coronavirus ngayon, no? So, yun na nga guys, no? Sisimulan na natin tong bago natin simulan tong tutorial na to guys, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, no? Subscribe yun and click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploaded videos. So, doon naman sa mga galing sa Facebook, no? Usually kasi ng mga viewers ko is galing ng Facebook. Nakita lang nila na nakapost sa Facebook. Mag-create kayo ng YouTube account para makapag-subscribe kayo sa channel natin at yun, maging updated kayo sa mga bagong upload natin na video. So yun na guys, na maraming salamat sa mga subscribers natin, no, yung mga bago pati yung mga luma at yung mga patuloy na sumusubaybay at nag-aabang ng mga videos natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun na nga guys, no, ano pa bang gusto kong sabihin? Marami akong gusto sabihin talaga eh, kaya lang hindi ko minsan maisip. Alam niyo yun, kapag wala ako sa harapan ng camera, marami akong naiisip na gusto kong sabihin sa mga kapatids natin, pero pag nandito na sa camera, wala na, speechless na talaga ako, no? Yung mga naiisip ko, lahat yun nawawala kasi yun. So yun, kung may gusto kayong mga challenge guys, may gusto kayong paggawa sa akin, gusto kayong i-vlog ko, comment nyo lang dyan sa baba guys at gagawin natin yan at susubukan natin gawin yan guys. So yun na nga guys, na medyo mahaba na itong introduction natin, simulan na natin yung mismong tutorial natin guys. Para sa pinakamadaling paraan kung paano mag multiply guys, gagamitin natin ang ating mga kamay. So yan guys, ito ang ating mga kamay na magre-representa ng number 6 hanggang number 10. Etong hinliliit natin, ito yung number 6, 7, 8, 9, and 10. So, kapag magmumultiply tayo ng 6 at imumultiply natin sa 7, so dikitin lang natin yung 6 at saka 7. Okay? Then yung may iwan sa bandang baba, ito 10, bilang na agad niya is 10, at yung dalawang nag dikit, 10 din ang bilang nila. So meron tayong 10, 20, 30. Then yung mga naiwan na daliri is ipagmumultiply lang natin. So 3 times 4, very easy lang naman yun guys, kaya imamano-mano na natin yun. So 3 times 4 is 12. So ibig sabihin 30 plus 12 equals 42. So yun po yung sagot sa 6 times 7. So itry natin ng different number. Okay? Try natin yung 8. So 1 ay 6, 7, 8. 8 times 8. So yan, pagdikitin lang natin yung dalawang 8. So bilangin natin to. 10, 20,
30, 40, 50, 60. So meron na agad tayong 60. At may natirang tig dalawa sa magkabilang kamay. So 2 times 2 equals 4. So meron tayong 60 plus 4 equals 64. Try ulit natin sa ibang number. Try natin sa 9 times 7. So meron tayo ditong 6, 7, 8, 9. So 9 saka 7, 6 saka 7. Pagdikitin lang natin yung 9 saka 7. Okay, bilang tayo. 1, 10, 20, 30, 40, 50, and 60. So meron tayong 60 times, ay plus natin sa 1 times 3. So 3. So meron tayong, ang sagot guys is 63. 9 times 7 equals 63. So yun guys, hanggang 10 to guys ha, pwede to sa 10. O, 10 times 10 equals 100 because 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pwede din naman 10 times 6. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Tapos, 4 times 0, 0. So, ang sagot guys is 60. So, ganun lang siya guys. Kahit anong number yung ipagsapat mo dito, kahit sa anong number na imumultiply mo, basta 6 to 10 lang, ay pwede mong gamitin yung trick na to. Sana may natutunan kayo sa multiplication tutorial natin for today. At kung meron kayo natutunan guys, no, mag-subscribe lang kayo sa ating channel at i-click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na videos. So yun na nga guys yung ating tutorial for today. So sana may natutunan kayo at na-pick up nyo yung style na yun o yung tricks na yun. No? Maraming salamat sa mga nanood and see you again next time guys. So marami tayong mga tricks na pwede natin gawin sa ating mga kamay na kailangan ng talagang practicein bago ma-master. So, halimbawa ng mga tricks na yan ay ito.